Kamusta kapatid, kaibigan? Welcome back sa ating YouTube channel. Sa umagang ito, magtatanim tayo ng grapes. Ituturo ko yung tamang paraan sa pagtatanim ng grapes para pag nagtanim na kayo, may idea na kayo. So, mayroon tayong ano, yung lupang pinagulingan, kapatid. Yung mga pinagulingan, yung pinagsunugan natin, yan, maganda yan sa grapes. Tapos, mayroon tayong pure birmikas, yung dumi ng bulati. Yung pinapakita natin sa mga video natin, ito yun, birmikas. Tapos ito talaga yung lupa na gusto ng ano kapatid, yung grapes, yung mabuhagag na lupa, mabuhangin, lalo na yung magtatanim ka ng grapes malapit sa dagat. Yun, pinakadabis yan sa grapes kasi gusto ng grapes yung hangin galing sa dagat, napupunta sa grapes, gusto nila yung simoy ng hangin na galing sa dagat. Kaya sa laon yun, ang gaganda ng grapes nila. Tapos meron din tayong ipanampalay. Kaya gumamit ako nito kapatid. Pwede rin naman to. At mga sudas. Kaya ginamitan ko talaga kasi ang lupa namin dito sa Rizal. Ano siya? Kli siya kapatid. Pag kliang lupa, kailangan natin to mga to. Kasi pag kliang lupa, pag tumigas yan, parang siminto. Kaya kung mayroong ano, mayroon tayong mga ganitong ano, lupang pag nagulingan, buhagag yan kasi may mga uling na mali, tapos birmikas, tapos ganito, tapos itong lupa talaga na pinagtatinan yung river sand. Ito galing sa ano to, sapa, gilid ng sapa dyan. Yan, magbubuhagag na yung lupa, so yung ugat ng grapes, pag lumaki siya, mabilis siya makarecover. Saka pag bago man siya, kagaya nito, matigas yung gilid nito, bago man to makatagos dun sa unahan, kunti ng ano, lalim nito lupa. So matibay na siya, kaya kaya na niyang anuhin. So tatanim natin kapatid. Pakita ko sa inyo paano pagtanim. Ito yung variety natin na galing Netherlands. So nakalimutan ko yung anong klaseng variety, pero galing to siya na Netherlands. Binigay sa akin na mabait kong kaibigan. So, ilagay ko na lang doon sa description kung anong variety nito. Itanim na natin kapatid. So alam yung mga ito, paghalo-haloin lang natin to. Lupang pinagulingan. Ito mas maganda kapatid, marami ilalagay na birmikas para mabilis tumubo tsaka mataba yung grapes. Kailangan halong-halo may kapatid para pantay yung gagapang ugat sa loob. Dagdag na lang tayo kung so ilabas muna natin to para di mahirapan yung ano, malaki kasi yung pinagtatanim ko. Yan, ganyan lang kapatid. Balik natin yan. Lumipat tayo ng pisto kasi doon kabila kapatid. Biglang namatay yung cellphone kaya kunintunyo ko lang dito. So ididiin natin siya na maigi para makarecover ka agad. Ganyan ako magtatanim. Ididiin natin para yung ugat makarecover ka agad. Kanya-kanyang paraan yan eh. Sa akin ganito. Tapos diligan natin yan.
Binigyan natin siya araw-araw para mabilis siya makarecover. Tapos pag medyo malaki na siya, saka na tayo maglalagay uli ng mga additional na mga kagaya ng vermicast, nilalagay ko. So ito yung ano natin kanina kapatid, yung binidyohan natin na una. Tapos na siyang ano. Tapos na siyang natanim. So hintayin na lang natin, lalaki yan siya. Mabilis lang yan lumaki kasi kumbaga maganda yung pinaglalagay natin na lupa dyan eh. Marami tayong organic na ilalagay dyan eh. So araw-araw didiligan, lalo na pag tag-init, para mabilis siyang lumaki. So maraming salamat kapatid, kaibigan, sa papanunod sa video. Antabayan mo yung mga video natin, iba kaibigan, kapatid, kasi marami pa tayong gagawin mga video. So thank you.